Bakit kayo nag-aaral para maging guro? Naririnig niyo yung sinasabi ng mga principal, ng mga guro? Bakit gusto niyong maging guro? First of all, I want to be a... Wow. Magandang araw, Central Luzon. Ang mga estudyante, guro at magulang, sila po ang mga buhay na saksi sa nagiging anyo ng kalidad ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan sa ating rehiyon at bansa. Samahan po ninyo kaming usisain at liwanagin ang mga isyong napapanahon sa muling pagbabalik eskwela. Makakasama natin ngayon sa ating talakayan sina Ma'am Vilma Liao, ang Secretary General ng ASERT Central Luzon. Dr. Rodel Valdez, Principal ng Pisapungan Elementary School sa Tarlac at ang kauna-unahang AITA na nagkaroon ng doctorate degree. Ginoong Matthew Santiago, Secretary General ng ACT Region 3 at si JP Cabral, Spokesperson ng Kabataan CL. Nandito rin ang mga mag-aaral mula sa Don Honorio Ventura State University. So, welcome po sa inyong lahat dito sa ating programang So to Speak. Bakit kayo nag-aaral para maging guro? Naririnig niyo yung sinasabi ng mga principal, ng mga guro? Bakit gusto niyong maging guro? First of all, I want to be a teacher kasi po, na-inspire din po ako sa mama ko po. Teacher din po siya. Mm-hmm. And then, nakikita ko din po na passion ko po din po ang pagtuturo. Marami po tayong naririnig na problema sa pagiging guro tulad po ng sweldo nila, kakulangan sa sweldo, yung mga ano po ng sa mga estudyante, mga equipments, facilities, mga problema po 'yon. Pero ako po yung experience ko po ngayon, yung dahil sa balik eskwela na po. Sumama po ako sa Brigada Eskwela. Mm-hmm. Then nakita ko naman po yung mga teacher naman po is rine-ready naman po talaga nila and pinaprepare po nila yung dapat nilang ayusin. Kumukuha po ako ng kursong edukasyon kasi po gusto kong makibahagi o maging siguro konting solusyon man lang o makatulong sa mga problemang nakikita ko nung nag-aaral pa po ako. So kahit mababa ang sweldo, okay lang sa'yo? Opo, okay lang po sa'kin kasi po. Pero may mga ano naman po ngayon na sabi nila na sahod ng teacher, tataas naman daw po. Sana po, hopefully. So, namamagasa rin, no? Pero, para sa'yo, hindi po yung salary sahod, ng teacher. Kundi yung puso mo para sumerbisyo sa mga estudyante at mga makakulong sa mga... So, ang sarap pakinggan, no? Alam nyo ba na matindi ang workload ng teachers? Talagang yung workload ng teacher, talagang full load nga po. Imbis na makapagturo sa mga estudyante, ang ginagawa nila, nagtatype sila sa laptop nila, tapos bilang, nag-observe po kasi kami nun eh. Mm-hmm. Nag-observe din. Imbis na magturo, ang nakatutok sila sa mga laptop nila, ginagawa yung mga report, ang tendency, bilang nag-observe, kami po yung mismong mag-ano sa mga bata. Sila, pag-iusap, kayo muna yung mag-ano sa mga bata. Kaya, pero... tinitake ko po yan as a challenge bilang mga estudyante ngayon. I never wanted to become a teacher. Yeah. Hindi ko kinakaila yun. Sino nagsabi sa'yo na kumuha ng education kahit na hindi mo gusto? Actually po kasi may nagpapaarap po sa akin, which is isang principal. I want to be someone who will change, who will be an instrument of change sa buhay ng isang bata. Kaya... yayakapin ko na lang din yung... kasi andito na ako eh. Malapit na ako magtapos. Yayakapin ko na to. Gagawin ko na lang yung kaya ko para mapush ko siya. Ganun. Okay.